Hello mga idol, ngayon ang pag-uusapan natin ay kung paano naman tayo magpalit ng decompression ng barako. Ito po ay kung tawagin, ito po ay decompression ng barako 2 model. Yung last model po na barako 2 na sumunod po sa barako 1. Yung kahuli-hulihang barako 2 na sumunod sa barako 1. Kalimitan po, ang nagiging issue ng ganitong barako 2 model, yung 140 po ang kanyang milyahe at puti po ang tambutyo, ay ganitong decompression. Bakit nga ba ito nasisira? Kasi po, ginawa po ito ng manufactured na ganito lang ang style. Yan, naka-welding lang siya at hindi siya gasinong balance. Kung balance man siya, sa sobrang gaan niya, at ito kasing bakal na to ay dikit-dikit lang na pinagdugsong, pinagtapal-tapal lang, lagi siyang napupunggal. Napupunggal siya, nakailang palit na siya, tapos ang ipinalit, ganito pa rin. Natapunggalan na ito mga boss, kaya ito ay minapansin ako dito sa part na to, yan o, minapansin ako dito na lamat, yan o, yun, kasi nga po napunggalan na daw ito dati ng decompression. Ang ginawa, pinaltan uli ng ganitong barako to. Dapat po pagka meron kayong ganung barako to, ina-upgrade na natin ang decompression niya na pang barako 1 na gaya nito. Ang barako 1 po kasi ganito mga boss, buo siya, yan, wala siyang welding. Mapapansin po natin, wala siyang welding at buo siya. Pero paano nga ba tayo magpalit ng ganitong decompression at ipapalit natin ito? Kasi merong nag-request na bakit daw nagpalit siya pero nagpalit daw ng ganitong timing sprocket. May paraan pa po para hindi tayo magpalit ng ganito? Papakita ko sa inyo mga boss. Unang-una, magpapalit ito, tinatanggal ang lock. Kasi po yung lock ng barako 1 andito at ang lock nito ay na dito sa taas. Tanggalin muna natin itong lock ng mga boss. Doon. Mga bossing, natanggalan natin ang lock. Sunod naman natin yung isa. Yon. Dalawang lock. Tapos maalis na natin siya. Yon. Pag naalis na natin siya, may makikita kayong ganito. Yan, sadya na po yan ha. Sadya na pong basag yan kasi nakita ko nga nabasagan na dati siya ng decompression. Ang gagawin nyo lang mga idol ay ganito lang. Kukuha kayo ng ganito, tapos lalagay nyo dyan. Gaganyan nyo lang. Tapos kukuha kayo ng puncher na kasya dito sa butas. Aalisin natin yan. Ito na mga idol. Pwede itong Allen wrench. Ayan mga bossing oh. Aalisin natin to kasi po ang barako to ay mayroong ganito pa. Para magkaigi po itong sprocket natin. Yan mga idol, okay na. Ganyan lang pong kasimple ang magpapalit. Pero wala naman siyang problema, okay pa to. Okay pa yan. Yan. Okay pa siya mga idol. Wala naman siyang problema, okay naman siya. Pero ito, ang gagawin natin, nasabihin natin sa may-ari talaga na papalitan na, pero kung wala siyang budget, ito na uli kasi nasa may-ari yung decision. Pero kung talagang gustong paltan ay paltan na natin. Yan. Tapos ganyan lang mga boss. Tapos lalagay natin yung spring. Yan mga bossing, lalagay natin yung spring dito. Yan. Yan na siya. Mapapansin po natin na yung lock ay nasa likod na. Yan na mga boss. Una natin siya ilalagay yung ating C-clip. Yan. Yan mga idol, okay na. Tapos yung isa din. Ang paglalagay nga pala ng lock ay laging pa ilalim. Yun. Okay na mga idol. Pasok na. Ayan oh. Ganyan lang mga boss. Tapos tatanggalin nyo lang doon. Kayang-kaya nyo na yun. Yung timing, yun lang yung timing. Para top dead center. Tapos yung ating punya nakatap. Ayan lang mga boss. Sana po ay may idea kayo sa mga barako to nyo. Itong model. Paltan nyo na po ng pambarako 1. Mas maganda at mas maina. Mas maganda po yung tunog pati. Okay mga boss. Salamat at God bless.